Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Ang Golden State Warriors ngayon ay hawak ang number 1 seed sa West. At least bago mag-umpisa ang game nila laban sa Clippers na tumalo sa kanila noon. Ang magandang simula na ito ng Warriors ay hindi inaasahan ng madami. To the point na kahit ang front office nila mismo ay hindi nila ito expected. Kaya naman pilit nilang kinukuha si Paul George at Lauri Markkanen noong offseason. Ayon nga kay Draymond Green ay ito talaga ang kanilang original plan. Subalit nagmatigas nga ang Clippers at ang Utah Jazz at mataas ang kanilang presyo nila sa dalawang player na ito. Ganun pa man ay tila ba naging blessing in disguise nga ito para sa Golden State Warriors at tila ba nakaiwas nga sila sa dalawang player na ito. Si Paul George na may kontrata na 4 years $211.5 million ay nagtatala lamang ng 16.5 points per game on 40% shooting sa field at 31% shooting sa 3-point line while playing 30.2 minutes per game. Si Lauri Markkanen naman na may 4 years $238 million contract ay gumagawa lang din ng 17.2 points per game on 42% shooting sa field, 45% sa 3-point line sa average playing time na 30 minutes per game. Habang si Buddy Hield naman na may sahod lang nga na 37 million sa loob ng 4 na taon ay nagtatala ng 17.7 points on 49% shooting sa field at 47% shooting naman sa 3-point line sa loob lamang ng 25 minutes per game. So halos 200 million nga na itipid dito ng Warriors at hindi pa nila kinailangan na bitawan ng mga tulad nila Kuminga, Moody, Podziemski at iba pa. Kung hindi mo nga inaasahan ang simula na ito para sa Warriors ay okay lang yan dahil kahit ang kanilang GM mismo ay nagulat din dito. Sa ngayon at least sa early part ng season ay naging blessing in disguise nga para sa Warriors ang hindi pagkakatuloy ng mga trade na plinano nila. Bukod sa stats sa pinakita natin, ang Warriors ang number 1 team ngayon sa West habang ang Philadelphia 76ers ay ang second to the last sa East at dead last naman ang Utah Jazz sa West. Mas mataas pa nga ang sahod ni Lauri Markkanen at ni Paul George sa isang taon lang kaysa sa 4 na taon ni Buddy Hield. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Minnesota Timberwolves. Kahapon nga ay nakuha nila ang panalo mula sa isang buzzer beater ni Julius Randle. Si Randle nga ay mukhang solid naman ang transition nga sa team na ito. Subalit si Donte DiVincenzo ay mukhang nahihirapan mga kaibigan. Ginusto na nga na matrade paalis sa New York Knicks dahil hindi niya gustong ideya na manggaling sa bench matapos siya na magkaroon ng breakout season last year. Well, na-trade nga siya sa Minnesota Timberwolves sa may Anthony Edwards. Kaya naman no choice talaga siya kundi ang manggaling sa bench at matindi nga ang binagsak ng kanyang mga stats. From averaging 15.5 points per game last season ay bagsak ito ngayon sa 8.8 points per game. Ang 44.3% shooting niya sa field last season ay bumagsak din mga kaibigan sa 33.9% ngayon. At ang 40.1% naman sa 3-point line ay bumaba din ito sa 30.3% ngayong season. So last year nga mga kaibigan ay isa siya sa mga key players ng Knicks. Subalit ngayon ay hindi nga siya nagpapakita ng magandang performance bilang ang 6th man or 7th man ng kanilang lineup behind Nas Reed. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?